Hi! Hoy! Ayan na! Mag-ingay! Ayan! Amazing! Shoutout naman sa inyong lahat! Hoy! Namiss ko kayo! Hoy! Hoy! Ayan! Ha! Type 1 po sa nakakarinig kay Amazing. Hoy! Ayan! Type 1! Hoy! Ayan! Kuya Provinciano Dumay! Hoy! Ano na? Kamusta na ang lahat? Ayan, amin. Hoy! Teka lang! Hoy! Ano na? Ayan! Shoutout sa inyong lahat! Grabe naman! Ayan! Please like and share naman ang ating amazing live stream for today. Hoy! Isa ba? Bingi ang lahat. Ayan. Hoy! Amazing! Teka lang ha. Huwag muna tayo lumabas. Hoy! Hoy! Labas na ba tayo dyan? Ayan. Shoutout naman. Hoy! Sige! Mag-hoy ang lahat. Ayan. Sige. Ehoy ang lahat. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. Ayan. Siyempre. Alam nyo guys, ha, biglaan lang tong live na to. Nako, hindi ko na mapigilan kasi naman, sobrang dami nyo na nagme-message. Labas na ba ako? Wag na ga- Hoy! In 3, 2, Hoy! Wala! Walang lalabas! Hindi nyo ako na-miss! Walang lalabas! Hoy! Wala lang. Hoy, saka lang tayo. Grabe. Hoy, labas na. Ayan, sarat. Hoy, lo. Teka lang. Hindi, i-share nyo to. Lumabas ka na, hoy, kuya. Provinciano 2.0. Kuya Rene, amazing shoutout. Ayan, na-miss ko kayong lahat. Ayan, sige, labas na nga tayo. In 3, 2, Hoy! Hoy, amazing shoutout sa inyong lahat. Ayan, and syempre, ayan, welcome back na naman sa aking channel. Ayan, grabe ang ingay. O, dito lang tayo sa kwarto for today para mas maingay. Kasi baka mamaya, mamindang na naman ang kapitbahay. Hoy, ayan, amazing shoutout sa inyong lahat. Namiss ko kayo. Ayan, namnamin nyo ang amazing channels for today. Ayan, namnamin nyo ko. Nanamnamin ko rin kayo for today. Kasi sobrang namiss ko kayong lahat. Grabe. Sobrang miss na miss ko kayo. And syempre, I'm back na nga. Ayan, nandito na ulit tayo para mag-reaction. Grabe. Sobrang na-miss ko kayo. Sobrang dami nang nangyari. And syempre, sobrang masayang-masaya ako sa mga nakikita ko. Kasi alam ko, lahat masaya. Kaya masayang-masaya rin ako. Teka lang. Hoy, parang may nakita ako sa ano eh. Parang may nakita ako dun sa teaser ni ano eh, ni Kuya Vincent eh. Parang may sinabi dun, mahal na mahal eh. Sino bang nagsabi? Ha, bakit may ganun na? Hindi ako na-inform! Walang nagsasabi! Sinasabi ko sa inyo, ha? Walang nagsasabi. Bakit? Walang nag-PM sa akin. Ha, walang nag-PM sa akin. Grabe, sobrang na-miss ko kayo. Ready na ba kayo? Nako, grabe. Sobrang na-miss ko kayo. And guys, bago ko simulan ng lahat, syempre, please don't forget to subscribe naman sa aking YouTube channel. And syempre, of course, tama ng Kalingap, si Sir Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ayan, Kalingap Rab. And syempre, Ruel of Malalag. And syempre, Rachel Morales. Ayan, sila Kuya Rene. I-subscribe nyo rin yan. Grabe yung support ng mga yun sa isa't isa. And sobrang namimiss ko kayong lahat, grabe. And syempre, sa lahat ng mga team dyan, sa lahat ng mga grupo, sa lahat ng mga community nyo, ayan, amazing shoutout sa inyong lahat. And grabe, sobrang, ay, namimiss ko kayo! Ay, sobrang namiss, grabe naman. And sobrang, sobrang excited na ako for today. Ano ba, umami na ba? Ha? Ano na, sobrang na-miss ko kayo, grabe, ramdam ko kayo for today, kaya i-like nyo to, i-share nyo yung live na to, and syempre, paramdam nyo naman sa akin na na-miss nyo ako, kasi miss na-miss ko rin kayo, okay? So, eto na nga, hoy, miss you, amazing dyan, shoutout sa Team Rochelle. Kuya Rene, I miss you too, ayan, shoutout sa'yo at sa team nyo, ayan. Salute sa inyong lahat, of course. Ayan, sa mga talaga namang sobrang sisipag. Ayan, sobrang mga pagmahal sa mga tao. Ayan, talagang mahal na mahal ko rin kayo.
Teka lang, yung ring light natin to sobrang tagal na, bumabagsak na siya eh. Nilagyan ko lang siya ng tape kasi hindi ko nga siya nagamit. Ayan, wala tayong time to buy. Kaya soon na lang, ayan. Pero okay pa yan, ano ba kayo, diba? Anyway, ayan, na-miss ka namin ng sobra. Hi po, Richie Romano, shout out. Of course, hoy, teka lang, minakalimutan akong i-shout out ang ating regular viewer dito, Ate Vicky, shout out! Si Just Love. Ha? Asaan si Just Love? Nako, sobrang nakakamiss ha. Ayan, sobrang mahal na mahal ko kayo, of course. And syempre, hindi tayo mawawala. Sabi ko naman sa inyo, di ba? May mga kanya-kanya na tayong life. Hindi tayo laging nasa YouTube. Tapos syempre, naghahanap tayo ng tao nagpapasaya sa atin. So, alam nyo na, di ba? Kailangan may tao rin nagpapasaya sa atin. Hindi lang sarili natin. Ganon. Okay, so dapat hanapin yung tamang tao. Nako, anyway, eto na. Simulan na natin, ha? Sobrang excited na ako. Okay, so simulan na natin to. And syempre, for today, ang gagawa natin ay ang part 4 ng interview ni Sir Vincent Calyada, kay Rachel at saka kay Roel kasi. Ay, nako. Itong host, ang deep pwede. Hoy, Kuya Rene. Parang ikaw din, kapag tumawa, nakakadala, nakakaloka. Ayan. O, diba? Tingnan nyo yan. Si Ate Vicky, ganyan ang mga banat niyan sa akin. Kakapasok ko lang dito sa live stream. Ganyan po sila. Naku, sinasabi ko talaga. Sandali lang, ha? Okay. Ready na ba? Ready na ba ang lahat? Ready na ba? Okay, sige. Ready na rin ako. Sige, eto na. Ang mga puso, ha? Kasi ito, 11 days ago na tong video na to. Pero gagawin natin fresh tong video na to, sinasabi ko sa inyo. Sige. Okay, ready na ba ang lahat? Sige, game na ha. Ayan. Sabi ni Sir Masana, nakahanap ka na daw ng pogi kaya nakalimutan. Hoy! Grabe naman yan. Opo. Ay! Sinabi yung nagsasabi mo na, sabi ni Sir Marzano, nakahanap ka na daw ng pogi kaya nakalimutan. Ay, hindi! Ay, hindi! Ayan. Ay, nako, ang iingay. Okay, sige, buti na nga lang. Wala si Beshi na pa-scrap. Okay, ready na po ang lahat. Sige, simulan na natin. Kamahal si Roel. Mahal na mahal. Ay! Ay! Teka lang! Wala! Wala! Ya! Wala pa. Okay, mahal na mahal, sinasabi ko ah. Mahal Kaano mo kamahal si Rachel? Simple lang ang sagot ko dito, no? Mahal ko siya. Diba? Ito na. Ako, sinasabi ko sa inyo, sila nagsasabihan ng mahal na mahal. Meron na rin ba akong dapat sabihan ng mahal na mahal? Wala pa. Ilig na ilig. Siyempre, yung mga tanong na yan, kayang-kaya. Hindi naman siya. Okay, ulit. Nawiwindang tayo dito. Rachel, gaano mo kamahal si Roel? Mahal na mahal. Gaano mo kamahal si Rachel? Simple lang ang sagot ko dito. No? Mahal ko siya. So ayan mga kalingapa, isang magandang gabi po sa inyong lahat. So ayan, marami pong nag-aabang ng part 4 at ito na po yung pagkakataon na mabablog po natin si Rachel at si Ruel. So ayan, nagpili tayo ng bitcoin para meron pong pagkain po kami. So kakain muna po kami bago ko interview yung dalawa. No? So ayan, sana po maging masaya po tayong lahat at walang mambabash po. Ano? So ayan, sana po supportan niyo po lahat ng mga vlogs ko. Hindi lang po kala Ruel at kay Rachel para mas marami pa po akong matulungan. Ano? At sana, paki-like, share, comment po para mas madami pong makapanood. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated po sa aking mga bagong uploads. At kung bago pa lang po kayo, paki-like and share po nitong video ito. So ayan, maraming salamat din po sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsors, sa mga minamahal kong OFW, sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong masipag na scouter, Vincent Calyada. So tara mga kalingap, at excited na din po ako sa mga kung ano yung magiging sagot nila. So abangan po ninyo at sobrang grabe po ang ating tanungan. Tara po.
So ayan mga kalingap, ano, nakabili na din tayo ng pagkain at yan, ando na sa loob. At yan, para meron kaming kakainin mamaya. So ang sabi ni Roel, interview na daw agad. So tara mga kalingap, interview na natin yung dalawa at siguradong mahihirapan sila sa kanilang sagot. Pero alam kong kayang-kaya nila ito. Dahil kapag nagmahal ka, alam mo ang sasagutin mo. Tara po. Oo, pag mahal mo, kailangan ang sagot diretso. Oh, wala pa. So ayan. Ito ang pangmalupitan na, ano, na tanong. Oy, wait lang ha. Alam nyo, hindi ako masyadong nakakapanood na ng mga vlogs nila, ng mga live nila. Ayan. Well, nanonotify naman ako, pero hindi nga ako nag-e-enter sa mga live nila normally. Kasi nga, medyo busy. Ayan, medyo busy ayusin yung pag-ibig. Medyo, ay! Teka lang. Ayan, medyo busy ayusin yung sarili. Ay! Ayan, so... Pero alam nyo nga, so far, pag nakikita ko yung mga post nila sa Facebook page ni Roel, sa Facebook page ni Rachel, kahit yung mga short videos lang nila, ayan, sa TikTok, at sa kahit anong social media platforms pa yan, grabe, yung smile ng dalawa, yung, alam niyo yung aura, yung parang kitang-kita na masaya talaga, ganyan yung ano, yung pakiramdam ko tuwing nakikita ko yung dalawa. Sabi ko, ang saya-saya na itong dalawa na to, no? Sana all na lang talaga. Oy, teka lang! Tuloy natin. So, tatawagin natin itong Tonight with Vincent Calyada. Yeah. Vincent Talk. So ayan, kamusta muna kayong dalawa? Kamusta, Roel? Okay man, so far, okay lang. Super so good. So good. Ikaw naman, Rachel? Super so good. Hindi ba kayo kinakabahan sa aking mga tanungan? Hindi po. Hindi naman, kasi syempre, yung mga tanong na yan, kayang-kaya. Siyempre, hindi na ako kakabahan. Alam ko na ang isasagot ko. Walang aninlangan. Direkta po ang sagot dito. Sinasabi ko sa inyo. Hindi naman siya kayang-kaya. Based lang yan sa amin, di ba? Yes. Anong opinion namin? Wala namang maling sagot dito. Hindi naman ito online visitation at online reporting. Yes. At saka, pag mahal mo yung isang tao, masasagot mo yung tanong, di ba? Tama! Ba? Kasi parang mararamdaman niyan kung paano mo sasabihin, paano mo i-elaborate. Mararamdaman niyan ang isang tao. Elaborate lang. Siyempre, kung tuloy-tuloy ka magsalita, hindi ah. Ganyan-ganyan ka pa. Dyan mahalata. Malay mo nag-iisip ng term. Hindi, kahit anong term yan, ga? Walang... Ga. Walang malay mo nag-iisip ng tamang grammar. Sige na. Malay mo nag-iisip ng tamang sagot para sa taong mahal mo. Ganun. Hoy, teka. Sige na. Sino? Jack and Poy kayo kung sinong mauunang tatanungin ko. Jack and Poy. Ang talo ang ano, ha? 1, 2, 3. Wait. Ito. 1, 2, 3, go. Jack and Poy. Holy. Hindi. Tama na. Hoy, first time ako nakakita na nagja-Jack and Poy, kailangan magkadikit yung kamay. Magkaganto yan. Hindi yan magkaganto. Sinasabi ko sa inyo. Diba pag nagja-Jack and Poy, laging magkaganto? O bakit kanila magkaganto kaagad? Ha? Nanggigigil ako. Sinasabi ko, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Nangiingit din naman. Kailangan dikit kaagad ang kamay? Ha? Wala pa nga. Jack and Poy pa lang. Ha? Diba ganto yon? Hindi ganto? Iniba na ba? Ha? Sinong nag-iba? Sinasabi ko. Ha? Sino po ang nag-iba ng Jack and Poy na yan? Sinasabi ko sa inyo, ha? Iniba na naman. Iniiba lagi. Iniiba. Talo ka. One time. Oh. Talo ka. Hindi na po pinagbibigyan. Hindi na. Kasi, okay. Ikaw na una, Rachel, ang tatanungin ko, ha? Kung anong tanong ko sa'yo, Rachel, ganun din ang tanong kay Roel. So, ready na ba? Alright. Ang Rochelle, diba? Hindi iba! Lahat na lang iniiba! Ha? Ganto yan! Hindi ang ganto! Sinasabi ko sa inyo! Unang tanong, Rachel, para sa'yo. Anong... Lagyan mo na ng document. Wala namang background to. Diretso na to. Napansin mo yon? Siyempre naman, diba? Pagdating sa Rochelle, pansinin natin lahat. Kailangan, di ba, magte-trending dapat. Kasi nanggigigil ako eh. Bata pa lang ako, ganito lagi eh.
Walang ganto, walang ganyan, iniba, iniba. Okay, number one. Anong katangian ang hinangaan mo kay Ruel? Eh, parang ano sagot ko niya? Iba ito, iba ito. Katangian. Ano? Mabait. Bukod sa mabait. Consistent. Consistent. Alam nyo, parang talagang naghihintay ang Ruel malalag sa sagot eh, di ba? Siyempre, kapag galing kay Rachel lang sagot, siyempre, di ba, iba ang impact niyan, di ba? Parang ang sarap niyan. Ako, sinasabi ko, ayusin mo. Ano pa? Dapat medyo mahaba ang sagot eh. Di ba ganun? Kailangan pa ba yun? Oo, kailangan yun. Siyempre, kailangan mong i-explain kasi pag... Katangian. Ano pang katangian, Malanga? Tsaka lang. Basta pagiging consistent niya po. Tsaka may isang salita. May one word. Okay. Yung kung ano po yung sinabi niya sa akin dati, ganun pa rin po inunuri mo. Hanggang ngayon. At yun ang pinangkakapitan mo. Okay. Alright. Siyempre, di ba? Lalaki yan eh. Kapag may sinabi ka, kailangan yung sinabi mong salita ay panindigan mo kasi words are very powerful. Ganon! Nasabi ko sa inyo! Di ba naman bro? Ruel? Si Ruel, siguradong makabait eh. Huwag naman gawin speech ha. Anong katangian ang hinangaan mo kay Rachel? Siyempre bro, pag in terms sa personalities, attitude, siyempre doon na tayo mahanga sa panloob na ugali, di ba? Siyempre nakikita ko kay Langga na bilang isang strong woman, no? Di ba? Nung na-scout mo. Strong woman. Oh, sabi pa, ganda ng sagot. Yes. Nakita, napanood ko kung paano siya, paano niya sabihin natin binubuhay or pinapalagan yung bilang ate. Di ba nakikita ko sa kanya? Yung ugaling mukhang si mama din niya, ganyan, di ba? Kung anong role ng isang mother, yeah. Talagang ginagampanan niya para sa kanyang mga kapatid, para sa kanyang papa. Kaya doon ko siya na mas hinahangaan nung nakilala ko palalo, di ba? Ngayon, talagang nakikilala ko naman siya actually sa kanyang ugali, kung paano siya, paano niya i-handle yung kanyang sarili. No? Kaya doon ako mas lalong humanga nung pagiging totoo niya sa akin. Diba? Or sa inyo, sa mga nakasalamuha niya. Kaya, believe ako ilang ka. And doon ako mas lalong humanga and in love. Kala! Wala po yun sa sagot! Huwag mo sinisingit yun. Wala pa eh! Huwag mo... Ay nako! Siningit po, kaya lalo akong naiin... Wala pa! Ang bilis! Mamaya yun! Diba? Kailangan reason muna. Hoy, nanggigigil ako, kaya ako na in love, ha? Bigyan niyo ako ng dahilan bakit siya na in love sa akin. Sana ulit na. May ganun pala yun. Okay. Oh, kayo na, number 2 na. Jack and boy. 1, 2, 3. Iniba na naman yung Jack and Boy. Nakaganyan ng Rachel, tapos nakapatong dito. Wala pong ganon. Ang umpisa niyang ganyan, no? Ganyan, magkalayo kayo. Iniiba talaga ang Jack and Boy. Nang gigigil ako eh. Wala po yun, hindi po yun pinapatong. Wala pong pinapatong na kamay. Wala pong kahit ano. Ganito po ang umpisa niya, no? Ganyan po. Nanggigigil talaga ako. Nanggigigil ako. Ay nako, iniiba. Ay, okay, number 2. Sir. Ano mang pagsubok ang dumating para sa inyo ni Rachel, paano makakayanan para sa inyong dalawa? Sa mga pagsubok, normal lang yan sa buhay natin, di ba? Na maranasan, magpagdadaanan. Siyempre, ang una natin gagawin is yung mga pagsubok ngayon, i-serve natin yun as
mga challenges sa buhay natin, di ba? Tinagalog ko lang. Di ba, syempre, ang gagawin ko bilang isang lalaki is harapin, no? Harapin yung mga pagsubok. Siyempre, pag-usapan kung ano mga pagsubok yun, kung pagsubok man sa amin, between sa amin ni Rachel. Siyempre, open, dapat open siya and open din ako kung ano mga hindi namin pagkakaintindihan, kung ano mga problema dyan, mga pagsubok na yan, mga kalingap, no? Kaya, ayun, ang gagawin ko, and siyempre, hindi din yan magiging maisa katuparan kung wala yung guidance ni Lord. Siyempre, kuha tayo or tawagin natin, no, na i-open natin yung problema natin sa kanya, mga problema, mga challenges natin. Kasi sa ganyang paraan, no, talagang God, ano kasi, mukhang God moves in mysterious way, di ba? Gagawa siya ng way na hindi mo ma-expect na mangyari pala yun, di ba? Yeah. Tapos darating yung time na, uy, yung mapagsubok natin, napagdaanan na pala natin. Di ba? Magsiserve yun as a lesson sa amin. No? Magsiserve yun as para maging strong kami in the end of the day. No? Para sa hinahangad or para in the next future. Kumbaga ang gusto mo, dapat lagi naka-serve sa ano, sentro si Lord. Yes, yun ang ano, yung point ko doon. Na talagang kahit na anong mapagsubok. Kasi kami po, kami lang, di ba? Kung hindi pagkaunawaan, medyo mahirap kasi yeah. Na may kanya-kanyang pag-iisip or kanya-kanyang opinion. Siyempre kung isi-center natin si Lord doon, gagawa siya ng way, no? Gagawa siya ng way kung paano siya, ang paano niya ma-resolve yung konting problema lang yes. Or yung pagsubok. Yung sabi niya, yung put God in the center of your relationship. Para mas lalo pang i-bless, mas lalo patibayin. Pa kayong gagayin at pagtibayin sa kamo ng panahon. Yeah, grabe yung... Uy, grabe, no? Wait lang, sige, si Kuya Vincent. Oo, alam nyo, grabe, no? Talagang yung sinasabi ni Rachel, napaka-consistent ni Roel sa mga words niya. Kahit before naman, di ba, ganyan na talaga sumagot si Roel, napaka-matured. Well, matured naman talaga siya mag-isip talaga. And alam nyo, kung ako yung nandyan sa ganyang posisyon at in love ako, parang, alam nyo yun, parang para sa akin, i-consider ko lang yung taong mahal ko or yung nararamdaman ko eh. Pero si Roel, di ba, alam nyo, on the spot to ha, please, on the spot yung question dito. And tingnan nyo ha, hindi niya nakakalimutan si Lord, which is i-center natin sa lahat ng nangyayari, di ba? Alam nyo, kamahal-mahal. Sana all! Sana all talaga may ganyan. Di ba? Kailan kaya? Hoy! Ay, nako. Sabi yung sagot. Hindi man, ano lang. Actually, yung point nung doon is true God, di ba? Yes. Ina-elaborate ko lang kung paano, anong gagawin nila. Okay, sa'yo naman, Rachel. Anumang pagsubok ang dumating para sa inyo ni Ruel, paano mo makakayanan para sa inyong dalawa? Paano makakayanan? Katulad nga po yung sinabi ni Langga, hindi naman po ibibigay sa'yo yung pagsubok na yun kung hindi mo kaya. O hindi nyo kaya. Tsaka lahat naman ng pagsubok talagang dumadating sa tao. Tsaka ano po, magtiwala lang kay Lord, syempre. Tapos, ayun nga po, tiwala. Tiwala lang. Tiwala. Hindi mawala yung tiwala dapat. Tiwala sa isa't isa. Tiwala din kay Lord. Yeah. Tiwala sa sarili na magtatagal ang relasyon nyo. Tiwala sa sarili na ikaw lang ang mahal niya. Tiwala sa sarili na panghabang buhay. Hoy! Ayun ang sinasabi ko! Hoy, 711 amazing viewers! Amazing, amazing, amazing! Shout out sa inyong lahat! And welcome naman sa channel ni Amazing Janus at sa live natin for today. And syempre, please keep sharing and like naman ng live natin. Okay, thank you! Yeah, syempre, yan ang number one dapat lagi. Tama yung sinabi ni Parang Ruel na i-center lagi si Lord. Kahit anumang pagsubok ang dumating sa atin, dapat nandyan lagi si Lord, ano? At siyempre, dapat pinag-uusapan din ninyong dalawa. Open kayong dalawa. Yes, open kayo sa isa't isa. Okay, Jack and Poy, number 3. Try mo ang Jack and Poy. Kadikit, paulit-ulit, iniba, ganito yan. Okay, ako magtuturo pag nakita ko yung dalawa na yan, sinasabi ko sa inyo. Sasabihin ko, bakit nyo iniiba ang Jack and Poy? Nakikita nyo, nakakumpisa pa lang,
Ha? Parang walang talo eh, parehong panalo eh, kasi magkadikit eh, hindi yan ganito, hindi yan ganyan, okay? Ibang game yan, ganito yan, paulit-ulit tayo, Rowell and Rachel. Paulit-ulit, ganito po, okay? Paulit-ulit ha, paulit-ulit. 1, 2, 3, Jack and Corey. Okay, number 3. Medyo pahirap na ito ng pahirap, ano? Kung may hahad lang sa pagmamahalan ninyo ni Rowell, paano mo ito paglalaban? Ay, ang ganda lang na to! Wala ko na kayo paglalaban, di pa naman. Hindi ko pa yun alam. Hindi ko talaga alam. Ano yung paglalaban? Kung may hahad lang sa inyo. Hindi. Ipaglaban. Kahit maraming hag lang. Tsaka, kaya naman pa tayong magsasama, hindi naman sila. Hindi naman ibang tayo. Kung mahal nyo ang isa't isa, siyempre hindi ka papayag na ano, na, ano, anong tawag doon? May, ano? Pahirap na ito nung pahirap, ha? Ano, yung, masira kayong dalawa. Hindi mo hayaang mangyari yun na ano. Kaya, hanggat kaya mo, ipaglaban mo. Tama. Kahit masakit na, kahit sobrang nakakasakit na yung mga taong nasa paligid mo, kahit kung ano-ano yung sinasabi, kung mahal mo, ipaglaban mo pa rin. Wow. Oy, alam nyo ha, eto ha, based lang din sa pananood ko ha, alam ko siguro yung iba nag-expect ng more ng sagot ni Rachel or ano. Pero alam nyo, kung ako kasi yan, like for example, nandun ako sa taong mahal ko, katabi ko siya, and then on the spot yung Q&A, yung question and answer dyan, like hindi mo alam kung anong tanong sa'yo, kung anong isasagot mo. Tapos katabi mo yung taong mahal mo, diba? Parang you need to think first kung anong sasabihin mo. Kasi minsan guys, kapag may nabitawan tayong salita, hindi na natin yun mababalik eh, diba? Parang kung ako yung nandiyan sa spot na yan, parang ako kakabahan din ako. Kasi syempre, 'di ba? Katabi ko siya, 'di ba? Alam nyo, feeling ko ha, dito sa moment na to, medyo yan kahit before naman eh, alam nyo naman sa mga interview naman ni Kuya Vincent since part 1 naman talaga, yung sagot ni Rachel ganyan na yung parang alam nyo yun, putol, tapos parang kinakabahan, something, diba? Alam nyo, yan yung masasabi natin na hindi pa ganun ka-experience yung ano, yung alam nyo yun, wala talagang ka-experience pagdating sa relationship. Kasi, syempre, first niya si Rowelly, diba? Alam nyo, pero, alam nyo, dadating at dadating yung time na ako sinasabi ko. Pero, kailangan nating bumilib sa kanya, eh. Bakit? Tingnan nyo, at the age of ganyan, pero ganun na mag-isip, diba? Alam nyo yan. Kaya, ano sinasabi ko, tsaka yung sinasabi niya, di ba? Totoo yon. Hindi naman sila eh, tayo naman eh, di ba? Ang importante tayo. Ako, ganyan. Ganyan ang gusto kong tamang tao para sa akin. Yung tayo ang importante, hindi yung ibang tao. Ganon! Oo! Maglalaban ka, bro. Ito, sigurado ito kay Royal, mas maano ito eh. Grabe din ito eh. Ang tanong niya. Oh, bro, number 3. Kung may hahad lang sa pagmamahalan ninyo ni Rachel, paano mo ito ipaglalaban? Ito na! Tagahad lang. Kumayhahad lang. Ano kasi yan? Mukhang magkaiba kasi yung sitwasyon, di ba? May mga paghahad lang sa pamilya, di ba? Mayhahad lang sa kaibigan or paghahad lang sa mga ano pang mga bagay. Pero para sa akin, in general, no? Kumayhahad lang man sa amin nilang ga. Siyempre, pag-uusapan yan, no? Lahat ng bagay makukuha yan sa maayos na usapan, di ba? Yes. Intindihin natin yung side niya kung bakit hahad lang sa amin, di ba? Intindi natin yung side niya kung bakit siya tutol sa amin nilang ga. Siyempre, kung tayo yung may malawak na pag-unawa, balansin natin yung sitwasyon, di ba? Kung meron siyang mabigat na dahilan kung bakit siya humahad lang sa amin, siyempre, i-consider natin yun. Pero kung wala talaga siyang basihan kung bakit siya humahad lang sa amin, eh siyempre, tayo na yung mismong paglalaban natin silang ga, di ba? In terms sa mga paglalaban, hindi naman siya mukhang makipagbakbakan talaga. No. Siyempre, kausapin, di ba? Kausapin. Yes. Sa maayos na usap. Yes, usapin siya. Tapos paliwanag sa kanya kung bakit. Kung anong katangian nilang ga. Kung anong problema niya, di ba? Kasi nga, hindi naman siya totally maghahad lang talaga sa amin na walang dahilan. Yun nga, alamin kung anong dahilan. Siyempre, pag-usapan ng maayos. Yun nga, babalansin yung mga sitwasyon, di ba? Kaya para sa akin, no, paglalaban ko silang ga. Talagang hanggang sa dulo. Wow. No? Kasi nga,
Sana ako. Siyempre lang ga. Kasi nga ganito sa iyan. Oo naman. Yeah. Diba? Pwede nga. Ay. Oo, talagang napapangako ko yun. No, na, maglalaman. Although may mga maliit naman mga problema ngayon na dumadaan sa amin, di ba? Yes. Kino-consider namin yun as a challenge sa amin nilang ga. Pero ano kami ngayon, di ba? Napagtagumpayan namin na natapos na, di ba? Natapos na lutas, ng, kumbaga. Na hindi kami na separate. Diba? Yeah. Wala, hindi kami nag... Wala, hindi kami naapektuhan. Di ba? Sa mga ganun pa lang na mga problema, maliliit pa lang. Eh, doon ko na sina-challenge yung sarili ko kung paano namin i-handle to, ano? Paano namin malalampasan ito. Kasi alam ko darating din yung time na mas marami pa o lalaki pa yung mga problema, mga challenges na darating sa amin. Kaya yun, pinaghahandaan namin nilang ga. And alam ko, always put God, di ba? Yes. Always put God in the center of your relationship. Yun. Kasi nothing will be impossible. Tama. Alam nyo, yung sinasabi ni Rowell na ipaglalaban ko si Rowell, si Rachel, okay, paki-save tong video na to, ha, babalikan natin yan. Lahat, babalikan natin. Yung mga previous video din na sinasabi ko sa reaction video ko, ha, lahat yon babalikan natin. Okay, kailangan lahat ng yan mangyari yan. Yung ipaglaban, mamahalin kita, lahat yan, ikaw lang, walang iba, ganon, alam niyo yan. Okay, so, alam nyo, well, sa akin naman kasi talaga, naniniwala naman talaga ako na kapag mahal mo yung isang tao, is ipaglaban mo, di ba? Well, pagka wala na talaga, then we need to give up naman. Pero I believe naman talaga na kapag mahal mo yung isang tao, eh, kung hanggat kaya mo pang ipaglaban, well, ipaglaban mo, di ba? And ako naman, medyo, siguro ha, iba lang din naman kami ni Rowell ng paniniwala. Well, I disagree doon sa point na parang kailangan pa nating kausapin kung ano yung dahilan, bakit ano yung may mga tao na hindi gusto. Well, sabi ko nga, we don't need to explain yung sarili natin sa ibang tao, eh, di ba? Para sa akin ha, ang importante tayong dalawa lang, wala nang iba, di ba? Kung meron man akong dapat i-consider sa relationship natin, is yung mga tao lang na family natin, friends natin, yung malapit sa buhay natin. Other than that, yung mga nagko-comment, wala na yan, di ba? Set aside na yan, dun sa malayo, gano'n. Di ba? Pero alam nyo, overall, sabi ko nga, kapag si Rowell na ang sumagot, grabe, di ba? As in, parang from dun sa ano, sa moment na tinanong siya ni Sir Vincent, hanggang sa yung matapos din yung tanong ni Sir Vincent, parang yung level ng answer ni Rowell, sobrang equal, tugman-tugma doon, hindi nawawala. Nakakaloka, as in. Ganyan yung mga taong gusto kong mahalin eh. Hoy! Inako! Grabe, para siyang yung nag ano, pinagandaan niya, ano? Parang nalang. Baka naman. Hindi. Okay, jakin po. Nakapag-review ba? Jakin lang i-review lang. Isang galing talaga sa ano. Puso, sa puso. Galing naman sa puso ko, pero galing sa pag-vlog. Dinadere ko na lang kasi. Okay lang yan. Kasi pinapala, pinapaan niyo. Kadik, oh, tingnan niyo. Jakin po, ha? Ganyan ha, nagagalawan ng mga kamay. Sinasabi ko, iniiba. Ganito lang yan, steady lang yan, ready. Ganyan, ready. Okay, pagka mag-jack and point kayo, ready. Tingnan nyo ha, yung umpisa ng jack and point nila. Hindi na, 1, 2, 3, go. Ay, naku, iniiba. Oy. Hindi nang matalo. Okay, si Rowell. Hindi na tapos. Kasi hindi na talo. Number 4. Pagkasama mo si Rachel, ano ang tunay mong nararamdaman para sa kanya? Dali! Sa akin, no? Naikli lang itong sagot. Reaction speaks for itself, di ba? Kung anong reaction ko, makikita kami nilang ga. Yun na yun, di ba? Kung feel ko malungkot, yun na yun. Kung masaya ako, sobra. Ay, masaya ako kung magkasama kami nilang ga. Sablan sa'yo. Makikita naman. Oh, kahit hindi sablan, kahit walang camera, no? Sa simpleng pagsundo ko lang minsan, no, talagang mafe-feel ko na yun nga, andyan si Langga sa akin. Siyempre sinundo mo po. I mean, yung presence mo. Kahit man paghati dito, kahit pag-alis na kami. Pero maalala ko lang na yan, nagsama kami ni Langga ng mga ganitong oras, no? Kahit mga 30 minutes or 20 minutes. Kasi ka na ano, buo na yung isang araw ko. In other terms, sa buong araw, di ba? Yeah. Isang araw. Yeah, okay.
Grabe, no? Sana yung ganyan, yung makita ka lang buo na yung isang araw ko. Kasi kung ako pag nakita ko siya, yung isang buong taon ko, buong... Hoy! Isang buong taon! Isang buong 2024. Hindi, ya. Well, totoo yun. Kapag kasama mo yung taong mahal mo, grabe, walang ano yan eh, walang duda. Diba, parang ang tagal-tagal na, parang yung in just one day nakasama mo yung taong mahal mo, parang you will consider that moment na parang, grabe, no? Parang itong araw na to, nakasama lang kita, kahit walang nangyari, parang ang dami nang nangyari. Diba? Alam nyo yung ganyang feeling. Hoy, 898 amazing viewers. Amazing, amazing shout out. Grabe, thank you sa inyo. Thank you sa pa-welcome nyo sa akin. Sobrang na-miss ko kayo. Grabe. Ayan, all to 1,000 na tayo. Welcome back, amazing Janus. Grabe naman. Sa'yo naman, Rachel. Sabi mo, madali ha. Ganda ng pinaliwanag ni Bro Ruel. Ano po yung tanong? Madali daw ha, madali ha. Okay. Hindi mo alam yung tanong. Okay. Pagkasama mo si Ruel, masaya. Ano ang tunay mong nararamdaman para sa kanya? Alam niyo po, kapag sinusundan ko ni Langga, kapag papasok sa sus... Ah, sa sus... Pag mapasok po ako sa school ng umaga, syempre natin ako ni Papa. Mm-hmm. Tapos, syempre, ganado ako sa school pag papasok. Minsan yung naantok na. Kasi kulang sa tulog. Tapos kapag uwi na namin ng hapon, masaya ako kasi ano, susunduin ako tsaka excited. Nararamdaman ko ulit yung pagka-excited. Ngayon lang, ngayon ko lang nararamdaman ulit yung excited, tapos excited mo makita yung tao. Masaya din. Masaya. Kasi nga po kapag kasama ko siya, parang nakakalimutan ko yung ano, yung mga problema. Sobrang saya pag kasama siya. Wow. At komportable ako pag siya yung kasama ko. Grabe. Ngayon ko kasi parang walang mangyayari sa akin masama, ganun. Grabe. Grabe yung titing sa'yo. Grabe naman, ramdam naman ang Ruel ang malalagang sagot, diba? Kapag sinusundo ako, bumabalik yung excitement ko, kapag kasama ko siya, diba? Parang safe na safe ako, walang mangyayaring masama sa akin, diba? Yung tipo na parang, alam nyo yun, nandyan lang siya, safe ako, tapos grabe, ang sarap sa pakiramdam na may sumusundo sa akin, ikaw na! Chef, sinasabi ko sa inyo, guys, mamaya may pasok po ako, sino pong susundo sa akin? Yung transport mo. Guys, ang sumusundo po sa akin, transport. Wala pong jowa. Opo. Sariling sikap po tayo dito. Pag OFW ka, sariling sikap po. Sariling pasok. Minsan lang po tayo sunduin kapag po nasa mood. Opo. Pero pag wala po, sariling sikap po. Opo. Okay. O, Jack and Poy, number 5 na tayo. Nag-i-stick. Nako, dumidikit. Paulit-ulit. Jack and Poy. Okay. Ito, ganyan, no? Ito totally talaga medyo ano ito. Parehas need ito ha. Parehas need. Pero syempre, may isa lang kayong pipiliin. Ano? Pwede mo. Pwede mo boat, pero paliwanag mo. Isa na okay. Lang para isa lang yung paliwanag. Anong importante para sa iyo? Ay, wait. Anong importante para sa iyo? Pera o si Ruel? Ganda ng tanong, best. Tatingin ko para sa naman yung kailangan eh. Okay, kasi, paliwanag mo. Kasi kung walang pera, paano kayo mabubuhay? Tama. Tsaka, syempre mas una si Langga. Pangalaw lang yung pera. Kasi kung yung pera nandyan lang, si Langga, pwedeng mawala anytime. Kaya mas mahalaga sa akin si Langga. Wow! Ay, gro! Giniligo! Grabe naman daw! Oh my God! Ang
ganda ng sagot. Well, totoo, 'di ba? Ang pera pwede mo yang kitain, 'di ba? Yung taong mahal mo ba, mahahanap mo ba 'yan? Just one click. Like parang kapag nagtrabaho ka, may makikita ka bang tamang tao para sa iyo? Well, hindi. Kailangan mong hanapin yung tamang tao sa iyo, 'di ba? Pero pag nagtrabaho ka, you will earn money, 'di ba? And kapag nahanap mo yung taong mahal mo, grabe. Okay, pwede kayong mag-earn together to earn money. Diba? Ang galing, diba? Grabe, I love it. Gusto ko yung sagot ni Langga. Grabe. Diba, totoo yan. Si Langga or yung taong mahal natin, pwedeng mawala yan in just one time na hindi natin ina-expect, diba? Baka bukas. Diba, alam nyo yun? Pero, ay, nako. Kinagalingan ako, sinasabi ko. Di po baka ang tao nawawala din sa mundo? Tsaka yes. May mission. May mission lang dito sa mundo. Yeah. Hindi mo alam kung kailan lang yung buhay niya. Kaya hanggat nandyan siya, ipaparamdam ko kung gaano siya kahalaga sa akin at kung gaano ko siya kamahal. Eh, grabe, mahal na to, ha? Mahal na ito mag-usapan natin, ha? Okay, para sa iyo, Bro Roel. Anong importante para sa iyo? Pera o si Rachel? Hindi, ganito kasi yan, bro. Diba may kasabihan tayo, money is the root of evil. Yeah. Diba? Kung hindi ka marunong mag-handle ng money, tagang yan ang nagko-cause ng mga problema or mga pag-aaway-aaway. Para sa akin, silang walang kaparehas. No? Nag-iisa lang sa mundo. Siyempre, no? Langga na yan. Siyempre, si Rachel yung pipiliin ko. Kasi yung pera, anytime kung magsama kami ni Langga, pwede namin hanapin yun. Diba? Pwede kami mag-work. Makikita namin yan anytime. Andiyan lang sa paligid kung masipag ka lang. Yeah. Pero ito si Langga. Diamond yan. Wow! Mas mahalaga. Di ba? Yeah. Come on! Mahal! Hindi, mas mataas ang value ng diamond. Okay, yeah. Oh. Tapos ano pa yan? Kinang-kinang yan. Di mo nga so, all diamond, kinang-kinang. Grabe kinang-taong po. Hindi, yan bro. Kahit man sino yung pipili natin. Hindi sa materialistic, di ba? Eh, syempre, kung nagbabalyo ka sa mga worth ng tao, no, doon ka talaga bumabase sa ugali, di ba? Sa ugali or sa isang tao. Kasi nga po, kung kahit sinong tao pagpiliin mo, yung kwarta, yung pera, yung pera, pwede kang maghanap. Sabi ko, maghanap tayo ng trabaho, magkaroon tayo ng pera, ng kwarta. Hmm. Pero as long naman yun. Kaya nga, baka yung iba hindi naka-ano. Okay. Yun nga, no, basta, yun na yun silang Rachel. Wow, importante si Rachel. Okay, diamond. Alam nyo, di ba, yung sagot kasi dyan parang ang dali lang eh. Well, lahat tayo pipiliin natin yung taong mahal natin against money. Sabi ko nga, if you are in relationship with someone and you are living together, di ba, parang alam nyo yun, ang dali lang mag-earn ng pera. Well, pag-uusapan nyo yun. At saka sabi ko nga, yung pera, madali lang yan kitain. Kailangan lang ng sipag, di ba? Pero yung taong mahal mo at yung taong, ay nako, mahirap yan, guys. Nako, sinasabi ko. Parehas kayo magka-importante, ha? Okay, Jack, point number 6. Dikit ang laban. Okay, dikit ang laban. Ganyan-ganyan, no? Sige. 1, 2, 3. Yan. Holy. Okay. Palitan nga. Dalawa na sa kanya. Oh, dalawa ka na. So, ayan. Number 6. Napit-tapit na. Medyo malalim na to, ha? Gaano na kalalim ang pagmamahalan ninyo ni Roel? Sobrang lalim pa sa dagat. Yung sa ano? Yung sa dagat dyan. Dyan sa ano? Bagas. Sobrang lalim. Pababaw mo yung bagas. Oo, pag pumunta ko sa gita, malalim na yun. Akala ka sa gilid. Sobrang lalim na nun, no? Explain mo. Grabe, diba? Alam nyo, minsan yung dagat, hindi natin alam kung gaano kalalim. Bakit? I-mention nyo nga dyan kung sino nakapagsukat kung gaano kalalim yung dagat. 'Di ba? Parang wala pa ako nabalitaan na may nagsukat kung gaano kalalim ang dagat kapag nasa gitna ka na. 'Di ba? Ang hirap niyang sukatin kasi dagat 'yan. Napakalalim 'yan, sinasabi ko sa inyo.
Kasi ano po, nang ang dami na din naming napagdaanan. Tapos ang dami na din naming pinagsamahan. Bilangga. Masaya, malungkot, may tampom, may dumaan din sa ganyan. Kahit na magkaibilang kami. Basta sobrang lalim na po. Okay. Diba? Hugot na hugot, Gaiti. Parang may pinagdaanan talaga eh. Diba? Alam nyo yan. Well, oo, masasabi natin na kapag kayong marami ka ng pinagdaanan sa relasyon, makukonsider mo siya na sobrang lalim na. Kasi, diba, against dun sa mga na-experience mo, lahat naman, grabe, no? Ay, naku, sinasabi ko. Ay, naku. O naman, bro, Ruel. Gaano na kalalim ang pagmamahalan ninyo ni Rachel? Ano kalalim? Sa kanya mo yung langit, bro. Langit? Oo. Hindi mo nakikita yung between. Pabunta dito. Pero para sa akin, no, hindi siya masusukat kung gaano kalalim. No, masusukat yan kung ano yung mga pinagsamahan, yung mga memories. Although, mag-isang taon pa na. Isang taon na kami, di ba? Yeah. Pero yung mga memories at mga napagdaanan namin sa aming dalawa, is talagang napaka, no, masasabi kong mukhang 10 years na kami nagsama. Grabe. Hindi, ganyan kasi. Oh. Sa sobrang dami, mga ano, halo-halo mga emosyon na nararamdaman namin, umiyak na silang gaganyan. Hindi man ako umiyak. Yung ano lang, nalungkot. Naiyak na. Naiyak na eh. Oo, ganyan. Diba? Yung mga ganyan, kasi nga open kami yung dalawa. Lahat ng yun, nakikita namin ngayon, yung napagdaanan natin yun, diba? Na ano natin yun, na nalampasan natin yun. Diba sa ganong paraan lang, is mukhang ano, mukhang ilang taon na kami nagsama. Kaya sabi ko, 20 years. Hindi na tinisong po. Sa'yo, 10 years ako, 20 years. Kaya sabi ko na talagang hindi siya masukat ng gano'n na kalalim. Pero makikita nyo na lang po kung ano na kami ngayon, kung anong status namin ngayon. Status in relationship. Ganyan, status in relationship. Kailan po kaya natin makikita sa Facebook page ni Ruel at saka sa Facebook page ni Rachel ang ano, in relationship with, ay nako, sinasabi ko, in relationship with, ha, nako, nanggigigil ako. Well, alam nyo, ha, sa mga sagot, lagi ni Ruel, di ba, ang gaganda, di ba, hindi mo masusukat kung gaano kalalim ang pagmamahal ko sa'yo. Di ba, walang sukatan yan, di ba, kapag mahal mo, ay nako, walang sukat-sukat. Hoy, 1,089 viewers! Shout out! Grabe kayo! Ramdam ko kayo! Sobra! Ang saya ng puso ko. Ganon kalalim yung pagmamahal niyo sa akin. Kaya mahal lang. Ay, nako! Ang saya! Diba? Ang ganda ng pa-welcome niyo sa akin, no? Grabe naman. Hoy, just love! Shout out! Beshi, late ka na. Ay, nako! Bye! Tuloy! Okay. Parang naiiyak si Ruel na nag-explain, ano? Okay. Dapat may mga tissue-tissue yan, mga ano. Oo nga, kasusunod dapat may ano tayo, ano? Tissue nung ano, nung Jollibee. Okay, number 7. Oh, jakin po, jakin po. Ay. Ayun, sinuga. Kabawi ka naman daw. Empoy. Holy. Luwang ka na. Oh, ikaw naman dito. Oh. Ano yun, Paco? Okay, Paco. Number 7. Ano ito? Bomba, bomba. Oh. Paco. Okay. Bomba. Oh, Rachel. Ano ang ayaw mong gawin ni Ruel para sa'yo na ikakasakit ng iyong damdamin? Yung may mga masasabi siyang hindi ko magugustuhan tapos hindi niya may explain agad. Tapos, syempre, syempre, yung tiwala ko, yung sisirain talaga kasi ang hirap po talagang ibalik. Kahit pag anong gawin mong sorry, anong gawin mong pagmamakaawa, talagang yung ibalik yung tiwala, hindi na talaga kaya. Siguro, papansinin ka pa rin, mapapatawad ka, pero yung tiwala, hindi naman maibabalik pa. Okay. Uy, alam nyo. Ay, ba't naiiyak? Ba't ako naiiyak sa mga ganyang sagot nilang ga? Alam nyo kasi, di ba, parang if we are talking about the trust, well, parang na-experience ko siya eh. Like, sabi ko nga, kapag ka nasira mo na talaga yung trust ng isang tao, na parang sobrang ang hirap-hirap niyang ibalik. Sobrang, alam niyo yun, well,
Well, siguro, parang kahit paulit-ulit mo siyang itry, paulit-ulit mo siyang itry, at paulit-ulit mong ayusin, diba? Parang, ano na lang yun, dadating ka na lang din sa point na okay, you will consider that thing na okay, wala, as in wala talaga. Like, parang, oo, totoo siya. Grabe, yung sinasabi ni Rachel na kapag ka nawala na yung trust, as in parang, as in wala na talaga eh. Parang kahit may gawin kang maganda, kahit alam mo sa sarili mo na totoo yung sinasabi mo, kahit alam mo sa sarili mo na tama yung sinasabi mo, parang dun sa tao na yon kapag may sinabi ka, tapos alam mo sa sarili mo na totoo yung sinasabi mo, pero sa side niya, hindi pa rin siya naniniwala. Parang ang sakit, di ba? Well, hindi mo rin masisisi kasi bakit? Parang ano eh, na-broke mo yung trust eh. Pero ako naman ah, ewan ko lang ha, siguro I believe din kasi na parang ano, kapag ka yung mahal mo rin naman talaga yung isang tao, di ba? Parang kailangan tanggapin din natin kung ano yung flows niya, di ba? Hindi lang kasi pwede na parang okay, nagkamali ka, tapos after nun wala na, di ba? Parang alam niyo yun? Ganyan! Ayoko ng mga ganyan mga trust-trust, paulit-ulit na lang! Ayoko sa trust! Ang sakit. Tuloy. Oh, paring Roel. Ano ang ayaw mong gawin ni Rachel para sa'yo na ikakasakit ng iyong damdamin? Siyempre, ang ayaw kong gawin niya sa akin na ikakasakit ng iyong damdamin. Ayaw darating ng time na ano lang. Yung mga pinapakita ko sa kanya is wala lang pala sa kanya. Diba? Yung hindi siya worth, diba? May ano tayo, Dina-appreciate mga ganun. Ganyan. Yung mga simpleng bagay lang. Tapos, in the end of the day, wala lang pala sa kanya. Diba? Masakit yun, diba? Support natin. Yes. At syempre, support din ng mga naniniwala na maging kami. Yun ang medyo masakit din sa part ko. Pero, naramdaman ko man na worth it naman yung paghihintay natin. Worth it naman yung pinaplanuhan natin na soon magiging ganito o ganyan. Yun ang ano. Pero syempre, no, syempre. Malakas ang pag-peace. Syempre, dito tayo sinusubok, no? Dito tayo sinusubok sa paghihintay. Oo. No? Napakalaking challenge yan. Kaya nga, patience is a virtue, no? Yeah. Oh, patient is a teacher. Wala ko nang sabi ganun. Hindi, ganyan-ganyan. Bihira lang mga tao na may mga ganyang, ano, ganyang pasensya, ganyang kahaba. Kasi, ang iniisip nila, worth it ba yung pinaghihintay ko? Or worth it ba yung hinihintay ko? Yun ang iniisip nila. Pero para sa akin, may tiwala ako kay Langga. Ano? Siyempre tayo namang tao. Tayo naman, di ba, nakakilala kay Langga, eh may tiwala, no? Talagang alam naman natin na... Niyak na! Kumain lang. Sige, tali mo. Naluluan siya. Di, alam naman natin, talagang ano, na appreciative si Langga. Di ba? Nagal mo nang sagot. Talagang tininan! Hoy! Nagal mo nang sagot. Okay. Alam nyo ha, ako I believe, diba? Guys, bakit mo kailangan patagalin, diba? I mean, diba? Taon na ata eh. Makoconsider natin na taon eh. Then at the end of the day, wala naman pala. Diba? Para saan pa na itinuloy mo yon or pinag-intay mo yung tao kung at the end of the day wala pa? Dapat, from the beginning, okay, from the moment na umamin sa itong taong mahal na to at iintayin kita, that moment, alam mo na kaagad kung anong sagot mo. Diba? You don't need to wait dun sa effort and time na ibibigay sa'yo eh. Kasi ikaw rin yung magde-decide niyan at the end of the day, diba? Parang, okay, alam mo na kaagad kung ayaw mo or gusto mo, diba? Diba? Parang bakit kailangan mo pang mag-effort yung isang tao para sa'yo kung alam mo naman sa sarili mo na wala naman na, diba? So, diba? Kailangan, kapag pinatagal,
Sure ball. Eh, ito, sure ball na yan eh. Alam ko sila na. Jakim Poy, number 8 na tayo. Ano tayo? 1, 2, 3. Dalawa na lang. Diyan, nasasanay ka na. Ikaw una. Ikaw. Hindi. Wala ka to. 1, 2, 3. Wait lang. 1, 2, 3. Jakim Poy. Holy, holy, holy. Sinang matalo. Ikaw pa rin talaga? Ano yan? Talagang harikos mo. Harikos mo, harikos. Okay, ito na. Medyo pahirap ng pahirap ha. Sa tagal ninyo nagkasama, sa tagal ninyo na nagkakasama ni Ruel, ano yung bagay na ayaw mo? Kasi yung una, may gusto eh. Ngayon, ayaw naman. Ayaw? Yung ano, pagiging KJ niya siguro. Yung ano, minsan kasi... Basta minsan KJ siya. Minsan lang naman KJ siya. Parang yung ano... Parang yung kapag nagjo-joke ka, tapos sasabihin niya, ganun, ganyan, ganun. Yung ganun, yung pagiging KJ minsan. Minsan lang naman, yun ang nangyayari, di ba po pala? Yeah. Kaya oh, minsan, sometimes. Okay, sa'yo naman... Isa lang nga, marami yan. Ako naman, Ruel. Nag-iisip na din si Ruel, oh. Yeah. Sa tagal ninyo nagkakasama ni Rachel, ano yung bagay na ayaw mo? Siyempre tayo naman po ay may malawak pagmamahawa. Pangangawa! Giyak! Wait lang, yung paa ko. Sakit na. Wait lang, anong tawag nito? Pulikat, pulikat. Oo. Wait lang, magmawa. Wait lang, go. Magamutin ko naman eh. Oo, ito wala nitong edit-edit. Dire-diretso na to. Wait lang, wait lang. Nagigita ni Kuya Regan yung last niya. Kuya Regan, sinuot yung chinelas mo. Yeah, yeah. Okay. Yung pinakaayaw ko. Siyempre, yung mga times na ano. Kung... KJ. Hindi man, napakalit lang na bagay lang. Yung pagiging KJ mo. Hindi yan naka-apekto sa akin. Hindi yan naapektuhan yung paniniwala ko na mas gusto kita. Ano yun, hugot? Ano ka dun mo? Kami naman yan! Wait lang. Uy! Grabe, may ano ha? Aray! Wait lang! Nangunguriente! Gawin na ano? Ako nga din, nangunguriente na din. Hindi, ibig sabihin yan bro, nagtataba ka na din bro. Stretching tayo. Ano, shoot, yan na ba yung sagot mo? Yan na yan? Hindi pa. May air ba? Oo. Yung pinakaaya ko sa kanya. Is yung... Aray! Aray ko! Uli ka! Okay. Hindi! Ito na! Oo nga! Nakikinig mo ako eh! Yung pinakaaya ko sa kanya talaga is yung... Kung... Ano? Bawal yung mag-ano... May mga times... Alam mo yun bro, may mga challenges na... Sabihin natin mga... May nambabash, di ba? Pero siya nababasa yung mga negative comments. Pero dinidibdib niya. Oh, may mga times na ganyan. Miyak siya talagang... Paano mo nalaman? Di mo alam eh. Siyempre, alam ko may mga mata ko dito lang. Sino mata mo? Nalaman ko na umiyak na pala that night si Langga. Di siyempre, no? Siyempre, masabi ko na bakit nagpa-apekto si Langga dito, diba? Nakailang payo na tayo sa kanya, diba? Kahit ikaw man bro, nagpayo ka sa kanya na huwag pansinin, ganito, ganyan. Basher, yan ang role nila sa buhay natin, di ba? Yan ang role nila sa mundo, ay mambash sa iyo. Yun nga ang pinakaayaw ko, yung magpapa-apekto siya. Langga, strong. Pwede ba mag-explain? Wala na. Hindi, tama yun. Tama yung sinabi ni Paring Rowell. Kailangan mo labanan yan. Hayaan mo lang siya. Nalabanan ko naman po eh. Oo, basta huwag mo lang pansinin yung mga ganong negatibo. Kasi yung mga negatibong tao, pag... Hindi mo kasi minsan maiwasan. Kaya mong iwasan yun. Ipagdasal mo na lang. Yes. Yun ang anong ga. Suklian mo lang sila ng pagmamahal. Pagmamahal. Oy, totoo yan na, ah. Diba? Huwag tayo pa-apekto. Pero alam nyo, minsan ako, medyo affected din ako sa ganyan. Well, kasi minsan, hindi na naman natin maiiwasan yung mga ganyang reactions. Eh. Well, yung mag-react din tayo, parang ang hirap din naman kasing iwasan. Especially kapag alam natin sa sarili natin na mali.
'di ba? Na hindi katanggap-tanggap, 'di ba? May mga moment or may mga times talaga na parang kailangan nating sagutin 'yun para matauhan din naman yung tao, 'di ba? Parang ano lang, parang kailangan lang nating sagutin yung tanong nila, or like for example, may nasabi sila na hindi maganda sa atin. Minsan kailangan lang din nating i-defend yung sarili natin. Kaya nga may tinawag na bashers at saka may tinawag na defender, 'di ba? Yung defender, sila yung nagde-defend doon sa ina-idol nila. True bashers, okay? Parang tayo, nagiging defender din tayo para sa sarili natin, di ba? So parang nagiging equal siya, di ba? Pero it doesn't mean na weak tayo, di ba? Parang we need to defend ourselves lang din dun sa mga pangbabash na alam natin sa sarili natin na hindi naman tama or mali naman, na parang accusations yun na mali, hindi yun tama, di ba? Parang kailangan minsan explain din natin yung side natin para ma-fulfill yung parang alam nyo yun na, ay, ano, kahit papano man lang, dinepend ko yung sarili ko. Diba? Ganon. Love. Kapag mamahal. Kaya nga iniiyak ko minsan kapag di ko kayo. Basta. Diba ko naman po ako, di naman po ako lalaki. No. Pero, lagi mong tatandaan, andyan pamilya mo, andyan kami nila Ruel. Lalo na si Ruel na lagi mong kasama. Pwede mo siyang open sa kanya. Ha? Okay. Basta kalimutan mo yung mga bagay na yun na... Yes. Pero andito kami, ha? Andito kami nila Ruel, nila papa mo, mga kapatid mo, no? Huwag kang padadala, ha? Okay. Wala na, okay. Good. O, number 9. O, Jackie Poy. Ah, pagbigyan ko na ito. O, sige. Ano pagbigyan? Ikaw, ako pagbigyan mo. pagbigyan ko na ito. O, ikaw na masagot. Sige. Grabe na. Ano na yun? Apat, four, ano na yun? Apat, four strike na. Sige na, Jackie Poy. Pang ma-five na ito, wala na. 1, 2, 3, go. Jack and Poy. Adikin! Holy, holy, holy. Sino matan? Okay. Siyempre, pinagbigyan natin, no? Alam siyempre, na. Siyempre. Dumaban ako. Pero ako. Number 9. Para sa Rochelle fans ninyo, ano pa ang mas dapat abangan para sa inyo ni Rachel? Sa lahat po ng sumusuporta sa amin, maraming maraming salamat po sa mga Rochelle fans dyan na bumubuo po ng mga grupo para ma-acknowledge po sila. Maraming maraming salamat po. And nasabi ko lang po para po sa amin nilang na kung ano po yung mga abangan niyo po sa amin. Siyempre, no, hindi naman ako makapagsabi talaga ng actual talaga. Ay, ng mga, kasi nga po, hindi natin alam yung buhay natin. Pero yung isa lang may i-assure ko po sa inyo na worth it yung pagsuporta niyo po sa akin. Kasi kung sasabihin ko po, elaborate ko isa-isa kung anong mga abangan niyo po, hindi na siya nakaka-excite, no? Baka sabihin niyo, ay, yan na pala yung mangyayari sa story nila. Eh, ipatay ng ibang ano, di ba? Eh, alam ko, yung gusto ko, yung araw-araw may excite sila. Kung anong magagawin namin nilang ga, anong mangyayari, anong mga pagsubok, mga pangyayari na siyempre, malalaman din nila, mga viewers. Kaya, ayun, abangan nyo nilang po. At, yun nga sabi ko, makaka-assure po ako sa inyo na worth it yung paghihintay. At, hihintay. Worth it yung supporta nyo po sa amin. Iyon. Alam nyo ha, yung sinasabi ni Ruel, alam nyo, napakaganda, diba? As a viewers, tayo as a supporter, diba? I mean, diba, hindi tayo pinapaasa eh. Diba? Kasi... sa atin, as a viewer, as a supporter, alam na natin eh, diba? Alam na natin sa sarili natin kung ano yung sagot, alam na natin sa sarili natin kung ano ba yung iniintay natin, diba? Yung sinasabi ni Ruel na yung mawawala na yung excitement, totoo yan guys, diba? And we need to accept the fact na sila ay mga content creator. But hindi lang siya, ano, just content creator. Nakikita natin in reality kung anong meron silang dalawa. 'Di ba? Alam ko most of you guys nakasama sila, nakita sila personally, 'di ba? Alam niyo 'yan, and nakita natin kung ano yung totoo talaga, 'di ba? Well, kahit wala pa sa moment na 'to yung pag-amin, 'di ba? Sila na or anuman, 'di ba? Parang alam na natin agad sa sarili natin, 'di ba? Na ayun na 'yon, 'di ba? Pero 'di ba, since sabi ko nga mahal natin ang Rochelle, mahal nyo sila, mahal nyo si Ruel and Rachel, 'di ba? Hindi mahalaga kung nandun yung excitement, hindi mahalaga kung ano yung mangyari, 'di ba? Kasi sabi ko nga yung pagmamahal nyo sa kanila or yung pagmamahal natin sa kanila, kung totoo talaga yan, whatever happens, 'di ba? Tanggap natin sila at kung ano man mangyari, ganun pa din yung support all the way pa din. And grabe, panghawakan natin yung sinasabi ni Ruel na yung pag-iintay at pag-support is magiging worth it. Alam nyo,
kahit hindi na natin intayin yung moment na yun eh. Kasi every moment at every single day, lahat ng ina-upload nila, lahat ng pinapakita nila sa atin pag shoutout is worth it na yun. Diba? Alam niyo yun? Yung ganong feeling, talagang kahit saan eh, kahit every video worth it na eh. Diba? Alam niyo yan? Ako, kahit saan, worth it yan. Walang duda at walang pagsisisi, sa totoo lang. Alright, oh, ikaw naman, Rachel. Di ba nga? Rachel ng demotion. Dapat mayroon ka din explanation. Para sa Rochelle fans ninyo, ano pa ang mas dapat abangan para sa inyo ni Rowell? Abangan? Abangan. Abangan nyo. Ilang chapter yun? Chapter 1 million. Hindi. Hindi 1 million. Walang katapusan. Yeah. Ang abangan nyo po sa amin yung ano yung mga updates syempre. Kung ano lang meron sa amin, ganun. Yan. Ma-excite po kayo kasi malapit na. Joke lang. Alin ang malapit na? Malapit na magkatotoo. Ay, joke lang. Magkatotoo. Basta, wait lang po tayo. Ang paghihintay po ay... Basta, makakaasa po kayo. Hindi man ngayon, may tamang panahon. Yeah. Okay. O, Jackie Mpoy, last question na ito, number 10, ha? Guys, alam nyo, yung sinasabi ni Rachel, diba? Yung mga ganyang tao, sabi ko nga, ang words ay napaka-powerful niyan. Kapag nagbigay tayo ng isang salita at nagbitaw tayo ng isang salita, kapag hindi natin yan pinanindigan, nasa atin yung balik niyan. Diba? Kaya, ang hirap magsalita ng isang salita tapos hindi mo papanindigan. Well, paniwalaan natin yan. Diba? And kahit hindi man yan sabihin ni Rachel lang paulit-ulit, alam na natin eh. Diba? Alam na natin kung anong sagot eh. Through actions, through videos, ba? Diba? Lahat nakikita natin. And ako, naniniwala ako na as in worth it talaga yan. And I cannot wait for that moment talaga na mangyari yun. Sabi ko nga, isa ko sa mga... Ay, hindi eh. Wala kayong alam eh. Kasi nakasama ko na sila eh. Hoy! Alam ko na po yung sagot eh. Hoy! Tinanong ko po. Hoy! Dun sa far away. Ayan. Dinanong sa malayo, ayan, diba? Hoy! Nakasama ko po sila, alam ko na po yung sagot. Excited, grabe. Ilan sa tanong yan, Kevin? Last na. Sampo lang, last na. One, two, three. Ako lang yung kasi. Go. Jack, in, five. Hindi na, huli pa na. Eh, ganyan-ganyan kasi. One, two, three. Jack, in, five. Holy. Sino ang matalo? Sino ang matalo? Ito, pinakaano na ito. Kasi pag mahal mo yung isang tao, kailangan mo mas maganda yung pinakasagot dito. Mahal na mahal. Yeah. Yun. Rachel, gaano mo kamahal si Rowell? Sobrang mahal na mahal. Explain mo. Minsan, kailangan pa ba ng explanation yan? Di kasi ba, diba, mahal mo, di mo naman kailangan na-explain. Pero nasa harapan mo na yung mahal mo. Dapat yun to. Rowell, langga. Oh, di ba? May kinikilig ko. Mag-slow mo. Kaya minsan, kapag mahal mo naman talaga, hindi mo na kailangan na-explain kung paano mo siya nagustuhan, kung paano nagsimula ang lahat. Kasi, kusa na yun, kusa lang yun. Kusa lang, tumitibok ang puso kapag, diba, pag-gising mo, siya na pala yung gusto mo. Binsan, kailangan ko ba ng explanation? Oo, siyempre, diba? Tiyama, may paliwanag din yan, siyempre. Paano explanation ba yan? Siyempre, pag mahal mo, marami kang may papaliwanag. Basta, mahal ko siya. Dr. Love, eh. O, higit pa ba kay Boy? Mahal mo siya. Basta mahal ko siya, no explanation. Tapos. Yan. Ito na.
Oy, alam nyo, there's no explanation naman talaga kapag mahal mo ang isang tao. Eh. Pag mahal mo, ayun na yun. Walang dahilan bakit mahal mo ang isang tao. Pero kailangan mong iparamdam yung pagmamahal mo sa tao. Diba? Ganun lang yun kasimple. Hoy, 1,191 amazing viewers, shout out. And guys, minabasa ko dyan sa comment ni Kuya Eddie. Sabi niya, kailangan ko daw kontakin yung mga reactors. Ano ba? May bagong policy ba or something? Ayan, let me know guys ha. Wala po tayong update eh. Pero I believe kasali pa ako sa mga group chat and active pa din yung mga group chat so far. And hindi ko alam doon kung alin yung pinaka-main. Ayan, pero nandun pa rin naman ako sa mga group chat. Hindi ko lang alam. Ayan. Na si Ruel. Last question bro. Grabe. Gaano mo kamahal si Rachel? Yes, I agree naman kay Langga no, na kung mahal mo isang tao. Kasi nga, ganito yun. Love is indescribable, no? Hindi mo may describe kung paano mo siya minahal, di ba? Kusa yung dumarating, kusa yung nararamdaman, kusa mo yung mafe-feel kung ano yung litibok ng puso mo, di ba? Kaya nga, hindi mo may paliwanag kung bakit ko siya mahal. Beh, sabi niya, hindi siya makapag-explain. Oo nga, hindi ko mag-explain. Siyempre, parehas tayo ng paniniwala no, kung bakit ko mahal si Langga. Siyempre, simple lang ang sagot ko dito. No? Mahal ko siya dahil mahal ko siya. Shit! Parang, wait lang, parang sa palabas yun. De, mahal ko siya mukhang, dahil mahal ko siya. Diba, isipin mo na lang, mahal ko nga siya dahil mahal ko siya. Kayo na yung mag-iisip kung ano, bakit, kung bakit. Oo. Kaya nga, kung ano pinapakita namin na agree. Hindi nyo, hindi nyo talaga maiisip kasi siya yung nakakaisip. May lamok, may lamok. Disclaimer lang ha, disclaimer. Merong lamok dito na lumapit sa akin. Eh habang papunta siya sa akin, syempre. Power. Okay. Ginamit yeah, yun, no? Yung ano niya yun. So ayan po mga abangan niyo po yung part 5 ni Kuya Vincent. Yan. Okay. See you po sa next vlog po ni Bro Benson. Abang-abang. Yun. Okay. Thank you. God bless sa yung dalawa. Yeah, bro. Magmahalan lang kayo. Thank you po. Tuloy lang sa pagtulong. Ano? God bless sa yung dalawa. So yun si Tatay Awe and Tatay Rezan. The next vlog yun sa part 5. Really? So ayan mga kalingap. Kauwi lang po natin. At ayan sana po napasaya namin kayo. At ayan grabe yung mga sagutan. At sobrang nakakahanga si Ruel at si Rachel. Ano? So ayan sa mga... Sana po, puro good comments, paki-like and share. Itong part 4 po, ano, at san. Hanggang dito na lang mga kalingap. Diyos mabalos po sa indong gabos. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye po. Ayan. Oy, grabe ha. Sobrang, ayan. Thank you so much kay Kuya Vincent as always sa pag-interview lagi kay Ruel at kay Rachel. Ayan, di ba? Sobrang nakaka-excite. Every part nakaka-excite. Please pa-comment po kasi hindi niya pinapansin mga comment namin. Ayan, oy LCA Supremo, ayan, don't feel bad guys na hindi ako masyado nagbabasa ng comment. Ayan, guys, kapag ka hindi po ako nagbabasa ng comment, guys, ayan, don't, ano, wag po kayong, ano, magtampo. Pero, guys, alam niyo yan, kung regular kayo dito sa live ko, hindi talaga ako masyadong nagbabasa ng comment. Ayan, focus po ako lagi sa reaction ko. Lagi po akong focus lang sa reaction ko para mas makita ko at mas ma-express ko yung totoong nararamdaman ko kapag ka nagre-react ako. Then kapag ka may time naman ako to read, ayan, natingin lang ako sa side, ganyan. Para at least, di ba, mas ma-appreciate niyo yung ano ko, reaction video ko. Ayan, sige, mama, kumusta na ang bans? Ayan, wow, live, shout out, Lods. Ayan, hoy, basa. Jan, hoy, Jan, basahin mo comment ni Ma'am LC. Ayan, shout out sa inyong lahat. Sige po, yung ano, kung meron pong bagong rules, ayun, pa-add na lang po ko dun sa ano, sa GC, if ever po. Tapos para malaman ko rin po kung ano po yung mga rules and regulations niyo po ulit saan, sa pag-react po sa Rochelle. Ayan, para ma-notify din po ako kung may any updates din po. Ayan,
And ang masasabi ko lang din po siguro, ayan, sa mga nakakapanood sa akin for today, ayan, hindi po tayo masyadong magiging regular reactor sa Rochelle, guys. Kasi may mga moment po talaga na sobrang busy po ako, may work din po ako. Like, eto nga sabi ko nga sa inyo, after 1 month na po siguro ako bago nakapag-react, ayan, wala po tayo doon sa moment na react every day, ayan. So, pag may mga time lang po talaga na kaya ng sarili natin na mag-react, and then sige po, mag-react po tayo. Pero hindi ko po so far masasabi na regularly is magre-react po tayo like every day. Ayan, sana po maintindihan niyo po yan. And syempre sabi ko nga, hindi naman tayo guys mawawala. Andito lang tayo to react. Ayan, and thank you so much guys for understanding sa lahat ng mga nakikinig. Hindi kayo nawawala. Of course, sa lahat ng Rochelle fans, sa lahat ng mga team, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much po. And I really appreciate your time and effort na nagpunta pa rin kayo dito kahit sobrang matagal tayong nawala. Ayan, and I'm really, really sorry guys, ha. Ayan, wala pangalan mo sa mga bagong reactors ng Rochelle. Ayan, sige po. Ayan, ayusin natin yan. Kailangan nandun pa rin yung pangalan natin para makapag-react pa rin tayo. Ayan. 'Di ba? Ang tagal nating nawala eh, 'di ba? Sobrang tagal nating nawala kaya ganyan. So ayun, maraming salamat. And syempre, I'm so happy guys kasi nakapag-react ulit tayo. And ayun, gusto ko lang sabihin na lagi naman every reaction video natin is talaga namang worth it 'yan lalo na kapag nag-react tayo sa Rochelle. Ayan, sige later guys, i-check ko yung Facebook ko regarding about Jaan. Check natin. Ayan. Oo guys, sobrang busy, and then sobrang yung shifting po ng trabaho, di ba? Alam niyo, minsan I will choose to rest din talaga kaysa mag-react, di ba? Patayin ko pa yung sarili ko, di ba? Mas lalong din yun ako makita, di ba? Alam niyo yan, parang kailangan, ano tayo, relax tayo. Yung mind natin naka-focus sa trabaho, 'di ba? Sa family din of course, 'di ba? Yung YouTube andyan lang naman 'yan eh, hindi naman 'yan mawawala eh, 'di ba? So ayun, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Of course, thank you so much. Ayun kasi nandiyan kayo to stay. Of course, shout out ulit sa lahat ng mga founder diyan. Of course, Ama ng Kalingap, ayan Sir Val, ayan salamat. Salamat po sa video, Kuya Vincent, of course, kay Rowell and kay Rachel. Ayan, maraming salamat din sa lahat ng mga teams diyan. Shout out sa inyo, sa lahat ng mga co-reactors ko, lahat ng mga supporters ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Ayan, thank you so much. Kausapin mo si Roel para masama ka sa RORD, may special privilege sila. Sige, ayan, may contact naman ako kay Roel. Ayan, PM ko na lang siya later. Nagre-reply naman siya kaagad sa akin. Ayan, thank you so much, guys! Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. And thank you so much sa inyong lahat. Happy New Year again. Of course, ayan, January na, no? Grabe, sobrang dami nang nangyari. So ayun, sana napasaya ko kayo for today kasi ako naging masaya. So ayan, hope to see you again guys sa susunod nating live stream. And again, ayan, amazing shout out sa inyong lahat. Ito na nga, paalam na tayo. Thank you so much sa inyong lahat. And guys, please don't forget to like and share this video. So ayun na nga, maraming salamat. And again, this is Amazing Janus, ang inyong nag-iisang amazing friend. Thank you for watching and have a nice day everyone. Bye guys! Bye everyone!